Malapit na yung laban nyo sa semifinals, ha? Good luck sa inyo! Kaya niya! Swerte lang niya. Nanalo lang siya ng isa. Pasok na agad siya sa finals. Pero grabe talaga yung stamina ni Ibo. Pagod na tayo sa katatakbo. Siya ganado pa rin mag-shadow boxing. Dahil pa ang kabayo, oh. Sa bagay, kahit tingnan niyo professional record, grabe talaga siya. Oh. 10 na beses na siya lumalaban. Pero wala pa rin talo. Saka panay KO pa panalo niya. Pero kahit pareho silang walang talo, iba pa rin yung dating sa akin ni Takamura. Noong una ko nakita si Takamura, naisip ko agad sa kanya, kahit anong gawin ko, hindi ko siya malalampasan. Hindi katulad ni Ipo nung sumama siya sa atin. Ngayon, parang nalampasan na yata tayo. Hindi ko matatanggap yan! Iba talaga si Takamura. Una pa lang, masyado siya malayo kumpara sa ating mga ordinaryong tao. Pero si Ipo, kumpara nung unang pumasok sa gym natin, ang layo na talaga na narating dahil sa sipag at syaga. Kung sa bagay, inaakabahan lang tayo dahil malapit ng laban natin. Kung mauna siya, hindi lang nakakahiya na malampasan tayo. Pati yung pinaghirapan nating 4 na taon, mababaliwala lahat yun. Dalawang panalo lang ang kailangan natin. Title match na. Tara na, bilis! Oo! Pagbutihan natin tatlo para manalo tayo lahat! Oh, ba't andito kayo? Si Ipo kasi, gusto raw mapanood yung videotape ng laban ni Chavez. Maganda kasi ang basics ni Chavez, kaya ang sarap panoorin. Maraming matututunan. Hmm. Sige, pasok kayo. Videotape ni Chavez? Nasaan na nga ba yun? Ah, ito pala. Ba't yan mo lang tinatambak kasama na kung ano-ano mong magazine? Oh, ba't pati yung championship belt mo nakatambak lang dyan? Grabe ka talaga! Sabi ko naman sa inyo, sa world championship belt na ako interesado. Halos magpakamatay na kami para makakuha ng ganyan, tapos tinatambak mo lang. Kung gusto mo talaga, edi sa'yo na lang to. Ha? Ano ko balik? Sir Aoki! Sobrang lupit mo naman kasi mga asar eh. Minsan nakakainis ka na talaga. Sige, maunin na rin ako sa inyo. Ang sama mo naman, kinakabahan na nga yung dalawa dahil malapit na yung laban. Binigyan ko nga ng pampagana yung dalawa eh. Ha? Ano ka ba? Hindi ito isang bagay na ibibigay sa'yo tapos tatanggapin mo lang. Pinaglalaban to ng malalakas na tao para makuha. Kung tutusin, ginawa ko pang kontrabida ng sarili ko para lang matutunan nila yung bagay na yun. Ang galing talaga magpalusot nito. Hindi ka naniniwala? Bakit? Ano na ba naitulong mo sa kanila? Ang sabi ko, galingan ninyo ha. Manalo man o matalo, basta ibigay nyo lahat ng makakaya nyo. Para sa mga naging madali ang landas patungo sa Tagumpay, parang as simple lang. Ha? 4 na taon na ba? Oo. 4 na taon na sila nagiging ensayo sa gym. Kung hindi nila makuha ngayon yung pagkakataon para sa title match, maghihintay na naman sila ng 1 taon. 1 taon na naman? Iisip nila siguro ngayon kung may pag-aasa pa magkatotoo yung pangarap nila. Hindi sila ngayon makatulog na maayos sa gabi. Hindi tuloy maalis yung pagod nila dahil parang wala sila sa kondisyon. Panainsayo na lang mula umaga hanggang gabi. Lalo lang sumasama ang kondisyon nila. Tapos sasabihan mo lang sila ng galingan nyo, ha? Tingin mo may maitutulong yung ganong hero sa kanila? Eh, paano ba ako makakatulong sa kanila? Wala naman ang malay ko doon. Ito yung mga videotape ng mga makakalaban nila Sir Aoki at Sir Kimura. Kainis. Masyado ko si Sir. Ba't sumusuntok ng ganun yung batang yun? Ako naman uli.
Oh, may naman dumidistansya. Oh, Ibo, magpahinga ka kaya muna. Nakakawalong rang ka na ng spari sa amin dalawa na walang pahinga. Mm-hmm. Okay ba po ako? Kaya ko pa pong ituloy ito. Hindi naman sa hindi kami nagpapasalamat. Ayan nyo na lang yan. Sila ba na nagsabing gusto pa niya eh? Kayo rin, pag hindi nyo inintindi ang magiging laban nyo, wala na kayo mukhang ikaharap. Bilib-bil ako dyan kay Ipo. Iniinsayo na tayo. Ginagaya pa pati yung style ng mga kalaban natin. Bilibrin ako. Mukha ngayon, talaga na pagandaan na natin ang gusto yung laban natin. Oo, gawin na lang natin lahat ng makakaya natin, no? Parang ganyan din ang linya ng si Ipo, ah. Naku, napagaya na rin ako sa kanya. Basta palagay ko, makakatulog na tayo ng mahimbing ngayong gabi. Ayos, sabay tayo magkakaroon ng title match. Ewan ko sa'yo, baka hindi na kita mahintay. Ang sakit mo naman magsalita. Naku ko lang, ikaw pa. Malaki naman ang pag-asa nilang manalo ngayong gabi. Hindi ba, Mr. Takamura? Ano ka ba? Mas kabado ka pa yata kaysa sa kanila. Aba, walang kilay itong kalaban niya. Kung sa kilay lang, nakakatakot din naman ang itsura ng kilay ni Saraoke. Come on! Ayun na yung lumulundag na parang palaka! Oo nga, yan yung palaka! Talon ka! Talon! Talagang palaka na nagantawan sa kanya dito. Luhon to! Sabi ko na nga ba, didistansya to sa akin eh. Patay pang gumi sa puntos. Kailangan bigyan ko to na isang matindig. Ayun na! Gagawin nyo! Pinaabangan talaga. Madali talaga sa mapapabagsak kasi nakadikit yung paa niya. Pero hindi siya siguro masyadong masaktan kasi sasabay lang yung katawan niya dun sa suntok sa kanya eh. Huwag ka mapatalo! Tumayo nga sa Aoki! Pakita mo matibay ka! Ayos! Tumayo ko yung palaka! Pano nila! Gusto mo makatikin mo lang ha? Wala, gagawin ulit. Tapos biglang, di ba? Oh, tatayo. Matay ba rin itong isa? Ang lalakas daw! Yaman! Yeah! Ibuot mo na lahat kaya, okay? Sandali na lang, matatapos na yung laban! Huwag mo na pabigyan! Ganda ng laban niya, kahit dihado siya sa kalaban niya. Hindi lang sana siya natsamba ng suntok ngayon ng huli. Naalas lang talaga. Sige ba, naman pa, sarki muna! Ganit niyo mong footwork mo! Panalo naman po si Sir Kimura, di ba? Mas umaatake sa kanya yung kalaban niya eh. Depende pa rin sa judges. Bro! Bro sila? Ayos to! Sino sa kanila akit sa finals niya? May special role dito sa Class 8 tournament. Magkakaroon ng extra round. Kung sino sa kanila makakalabang sa round na to, siya panalo. Isa pang round? Kahit parang pantay yung laban, angat talaga yung kalaban niya sa bilis tsaka sa lakas ng suntok. Nakakabawi lang siya sa lakas ng fighting spirit niya. Ayaw na gumalaw ng katawan ko. Sir Kimura!
Halos nagpakamatay na siya, pero hanggang tabla lang ang inabot. Sayang, naubos na niya talaga lahat ng lakas sa kanina. Pero ang liit lang ng lamang sa kanya. Kahit siya yung nanalo sa laban, walang magdududa ng swerte lang. Kung swertein lang ang manalo sa laban, bakit tayo sinuwerte sila hindi? Grabe yung ginawa nilang pag-iensayo. Ginawa nila ang lahat. Ngayon ka lang nakapanood na natalo ang kakampi mo, no? Totoo mong napakaliit lang nung lamang nung isa. Pero isa lang ang pwede manalo. Walang koneksyon kung grabe yung ginawang pag-iensayo o kung gaano ka-importante na manalo. Pagkatapos maglaban ng dalawang boksingero, isa lang ang panalo. Yung isa talo. Wala nang pag-uusapan pa. Malupit talaga ang mundo. Ay, nako. Puntahan na natin yung dalawang pangit na yun. Pag ganito ang sitwasyon, ano po ba ang magandang sabihin sa kanila? Nung huling natalo sila, ano ba sinabi niyo sa kanila? Ano nga ba yun? Isa lang ang sinabi ko. Buti nga sa inyo. Bago noon, sinabi ko, ang hihina niyo. Bago naman noon, sabi ko, kahiyahiya kayo. Tapos noon, isang beses naman. Padali nila, lalabas na siguro yung dalawag yun. Anong gagawin ko? Anong sasabihin ko? Pasensya na, napaghintay yata namin kayo. Pasensya na, talo kami. Pinanood ko pa naman kayo. Nakakaya talaga sa inyo. Nalalambot niyo pa kasi. Parang hindi naman sila nalulungkot sa pagkatalo nila. Pero ano ba pwede kong masabi sa kanila? Kikipagsabayan talaga ako kanina. Ah, kasi... Huh? Ah, kasi... Yung ano... Huwag mo naman masyadong dibdibin yun. Hindi sasanay na kami matalo. Pero hindi rin naman namin unang talo yan eh. Pero grabe, pagod talaga ako. Parang gusto kong umuwi agad. Oo nga. Hoy! Ha? Huh? Ano yun? Kahit natalo kayo, sa lahat na nakita kong laban nyo, ngayong gabi yung pinakamaganda na naipamalas nyo. Ang pangit namang isipin na yung pinakamagaling naming laban, talo pa kami. Hindi totoo yun! Ang galing nyo pareho! Ikaw naman ang susunod. Pagdadasal namin na hindi ganito mangyari sa'yo. Basta pagbubutiin ko pa rin, pero... Napakalakas ng makakalaban ko, kaya hindi ko alam. Aray! Huwag ka magsasalita ng ganyan. Dapat ituloy-tuloy mo pa rin yung mga panalo mo. Yun ang nagbibigay sa amin ng sigla. Ikaw na ang bahala, ay po. Hindi lang ay natalo ang mga yan. Pero siyempre hindi mawawala yung masaktan sila pag natatalo. Hindi na siguro maalis ang sama ng loob nila. Kahit mga ngiti lang ang pinapakita nila. Pinipigil lang nila yung talagang nararamdaman nila para hindi sila mapahiya. Nasa iyo ngayon kung paano gaganda ang pakiramdam nila. Kung babawi para sa kanila. Kahit ginanaan ako, ilang beses ko pa pinunod yung videotape ng mga laban nito. Wala talaga akong mahanap na butas. Anong dapat gawin ko? Wala si Manong dito ngayon? Akala ko pa naman mag-ensayo kami ngayon. May kakausap daw sa kanya reporter na isang magazine, pero palagay ko babalik na siya. Reporter? Interview raw para sa isang sikat na magazine. Sabay raw silang i-interviewin ni Mr. Rabda, yung Costi Ford. Ibig sabihin, silang dalawa kakatawan sa Russia tsaka sa Japan. Sigurado papalapak na naman ang tenga ni Tanda pagdating dito. Oh. Imbis na natuwa, uminit lang yata ulo. Kumusta po yung lakad ninyo? Okay po ba interview nyo? Ano po kasi eh, magtatanong po sana ako tungkol sa laban. Kung ano-ano nasa isip ko eh. Tapos, parang ano kasi, parang wala talaga akong makitang paraan doon. Wala akong makitang butas. Ano ka ba naman bata ka? Ganyan ka pa rin, hindi ka na natuto. Pagin na kita! Ba't ba nagkaganyan ka? Minamata ba nung ramdam mga boksingero hapon? Hindi minamata. Bilib na bilib nga siya sa boksingerong hapon eh. Pinupuri nga niya, pinupuri ang tatamis ng mga salita niya. Napakagaling talaga ng mga boksingero niyo. Lalo na yung fighting spirit nila. Kahit sa bansang Russia, nire-respeto talaga yung katarian yon.
Pero hindi ko maintindihan. Parang marami sa mga boksingero nyo madaling napipinsala. Ano kaya ang dahilan nun? Ah, siguro kasi halos nagpapakamatay na sila para manalo. Lagi nilang ganyan ang nakukuha kong sagot sa mga trainer nyo. Mm-hmm. Kung may kakulangan sa boxing technique, sinasabihan ng trainer yung boksingero na mananalo sila sa lakas ng loob. Nangyayari tuloy, detach retainer. Brain damage at kung ano pa. Nasasayang lang ang karir ng mga boksingero ninyo. Anong ibig mo sabihin? Ang trainer ang may pagkukulang? Hindi ko naman sinasabing ganoon. Kaya lang, ang masasabi ko, wala pa akong nakikita sa inyo makakatalo sa boksingero ko. Matagal lang hindi uminit ang ulo ko ng ganito. Pakiramdam ko binastos na hindi lang ang Kamogawa Boxing Gym, kundi ang buong boxing dito sa Japan. Ang problema lang, may katotohanan din sa sinabi niya, kaya wala akong naisagot sa kanya. Marado ka, tanda! Shame on you! Tumahimik ka! Bata! Opo! Kahit anong mangyari, kailangan manalo ka kay Vorg. May ituturo ako sa iyong bagong suntok para magawa mo yon. Bagong suntok? Mag-squat ka muna! Squat po ba? Dalian mo na tumiikli ang pasensya ko! Opo! Taas mo ng todo yung kamay mo! Yung mapapatalon sa lakas! Yeah! Ganito po ba? Gawin mo ng 200 beses! 200? Bakit? Wala po! 1, 2, 3, 4! Teka mano, paano po yung bagong suntok? Yan na yun. Huh? Meron ka mang lower body strength. Pasyado pa rin matigas yung katawan mo. Kailangan flexible ka. Kailangan mo yun para magkaroon ka ng sinasabi kong bagong suntok. Kailangan mo ang mga ito para maging kasing leksika ng isang gazelle. Gazelle? Kung di ako nagkakamali, yun lang ang magiging paraan para matalo mo yung si Ford. Suntok na magiging paraan para manalo kay Ford. Hindi ko alam kung anong klaseng suntok yan. Pero mukhang tuturuan ako ng isang matinding teknik ni Manong. Kung kinakailangan maging parang gazelle, yun ang gagawin ko. Sigurado ko ba nandito talaga yun? Oo naman, nanay niya mismo nagsabi sa akin, isang linggo na raw yung nagpupunta dito. Katatawag ko lang uli kanina. Sabi sa akin, nandito na naman daw uli. Hmm? Ah, dito ka lang pala, ha? Ba't nandito kayong tatlo? Umusta na ang kondisyon ng mga katawan ninyong dalawa? Baka hindi pa kayo gumagaling, magpahinga muna kayo. Okay na, tingnan mo nga, oh. Ang tanong eh, ba't dito mo ginagawa yung mga squats mo? Ang sabi kasi ni Manong, kailangan maging flexible ang katawan mo. At nabasa ko na ang mga swimmers daw, ang isa sa mga maskuladong mga atletang flexible. Ganun nga ba talaga? Baka naman kasi mas madali dyan kasi aangat ang kusa ang katawan mo. Sa bagay, hindi rin masyado mag-absorb ng impact ng tuhod mo. Marami rin lumalangoy para sa rehabilitation. Total, matigas rin ang katawan natin dahil katatapos ang nating lumaban. Subukan din natin! Manunood na lang ako! Ang dami magagandaan ko lang rito eh! 55! 56! 57! 58! Parang ang bigat masyado ng katawan ko! Mas mahirap yata dito sa ilalim ng tubig ah! 199! 200! Akala nyo mas madali dyan. Eh mas may resistance pa nga pag nasa ilalim ng tubig. Hindi kasi kayo nag-iisip. Kung itutuloy-tuloy mo yan, talagang lalakas ka ang katawan mo. Sa palagay nyo po, ayos. Itutuloy-tuloy ko talaga ito para makapagpa-level up ako. Sige! Mukhang magandang resulta agad ito, bata. Ituturo ko na sa'yo ngayon ang bagong suntok mo. Opo! Masyado ka malapit, matras kang konti. Opo! Sige ba? Ha? Kung ganito kalayo, hindi aabot yung hook o yung short uppercut. Baka naman straight yung ituturo niya, o baka... Pang stance mo, pang hook. I-maintain mong naka-90 degrees yung kaliwa mo. Ibaba mo, tapos buong pwersa mong itaas. Kaliwang hook na galing sa ibaba. Yun po ba yung bagong suntok ko? Hindi naman tumama, sira ka ba? Pero sa sobrang layo kasi hindi talaga aabot. Kailangan humakbang ka ng malaki papalapit dun sa kalaban mo. Kaya lang... Kailangan yumuko ka para makalusot ka sa ilalim nito. Ano nga ulit? Hakbang ng malaki tapos kaliwang hook.
papasok. Hakbang papasok! Wow! Tapos mula sa baba! Ugh.